Okay, so sa video na to ay ating gagawin itong plate na to, no, which is all about lines. So we will do this one using computer aided drafting software, no, yung AutoCAD, no. Okay? So ito na yung magiging interface natin for our AutoCAD. So the very first thing to do is to click the AutoCAD icon ito. Tapos new. Okay? Use the template which is ACAD, no? ACAD template. Open. So, dyan is lalabas na yung ano natin, template natin, no? Yung drawing template natin. Okay. So, for this one, ang gagawin naman natin is to kung ayaw nyo na may grid, so you just click this one here, no? Itong symbol na to, or kung ibang software yung gamit nyo, ibang version ng AutoCAD, so nakalagay dyan yung word na grid, no? So, just click that one para mawala yung grid. Then, we save as this one, no? So save as. Okay, tapos so kunyari dito natin ilagay sa ating plate dito, no? So tapos plate, so ilagay natin sa isang folder, no? Tapos plate number 1, no? So siguro ipakita ko din to window na to. Okay, wait lang, tingnan natin kung makakapag-add ba tayo ng window. Okay. Sure. So yan. Yan. So ito na yung lalabas, no? So yung folder natin is CAD Wednesday, no? Tapos plate number 1, plate 1 underscore, so yung surname, no? So sabihin natin Cruz, no? Tapos save. Okay. Yan. So na-save na yan. So kung makikita nyo, no? Makikita nyo sa taas is magbabago na yung name dito, no? Magbabago na. So, magiging plate 1 cruise na yung pangalan ng drawing nyo. So, now we will have the drawing, no? Yung drawing natin. Tingnan natin yung plate. Yan. So, itong gagawin natin. Ito yung edge ng paper. So, that will be a rectangle. Tapos, gagawin din natin yung margin, no? So, to do that one, so, first, command L, no? So, type L on your keyboard. Tapos, enter. So that we could have the line command. Okay. So, click anywhere on the screen. Yan. Tapos, kung gusto nyo ng straight, kasi ito, hindi nyo ma-straight yung line. So, dito kayo punta sa tab na ito. Tapos, hanapin nyo yung ortho. Yan, ortho. So, sa ganitong version ng AutoCAD, ang symbol sa kanya is yung perpendicular line. But in other version or another type of AutoCAD, yung mismong word na ortho yung nakalagay. So, ito, i-click nyo lang. So, meron na kayong straight line. So, after clicking the first point, so, going up nyo lang yung cursor nyo, tapos i-type nyo yung length ng line. So, for long band paper, yung width niya is 21.5. Enter. Okay. Tapos, ang kaniyang, ano, ang kaniyang length is 33 centimeter. So, yan. Tapos, escape. Yan. So, nakagawa na kayo ng guidelines to create your rectangle. So, gagawin nyo naman ngayon is to command rect, no? Rectangle. Enter. So, select nyo itong point na to. So, may lalabas na square na green. Tapos, i-drag nyo papunta sa kabilang end ng isa nyo pang line ng ginawa kanina. Yan. Labas din yung green na rectangle or na square. I-click nyo. Tapos, escape. Then, i-delete nyo yung dalawang line na ginawa nyo kanina as your guidelines, no? Yung rectangle. So, to do that, i-click, dito kayo banda mag-click, tapos i-drag nyo yung cursor nyo or yung mouse nyo pababa hanggang sa lalabas yung blue, tapos ma-highlight yung line, tapos bitawan nyo yung left click ng yung mouse. So, masiselect yung line, tapos press delete on your keyboard. Sa kabila din, so muna dito, lalabas yung blue na selection screen, drag, bitawan niyo yung mouse kapag bitawan yung left click ng mouse kapag na-select na yung line, tapos press delete. Okay? So if gusto niyo malagay sa gitna itong ating rectangle or gusto niyo i-move yung ating screen, no, yung ating drawing area, so ang gagawin niyo lang is you just press the mouse wheel, may lalabas na parang kamay, then you just move that one kung saan nyo gusto siya ma-center. Okay?
Now we will do the margin, no? Yung margin na yung gagawin natin. So the margin is 1 centimeter, no, in each side. So gagawin natin is we use the command offset, no? So ang shortcut ng offset is O. So click or type O on your command line. Tapos ilagay nyo yung offset distance ng 1. Enter. Tapos i-select nyo yung isang side ng inyong rectangle. So yan, mag-highlight siya. Tapos i-click nyo, left click. Tapos i-move nyo yung cursor nyo papunta sa loob ng rectangle. Tapos click. Yan. So meron na kayong margin. So ito yung ating edge ng ating long na band paper. Habang ito naman yung ating margin. Okay, now we will do the nameplate, no? So yung nameplate natin, so i-zoom natin, no? To zoom, you just use the mouse wheel, no? So move the mouse wheel forward to zoom, then move the mouse wheel backward to zoom out. So zoom in yung forward, zoom out yung zoom out, no? So yung zoom in natin is forward, yung backward is zoom out. So kunyari dito banda gusto niyo i-zoom. So just put your cursor, no, malapit dito ng side, tapos just zoom in, no, or turn your mouse forward, mouse wheel forward. Okay, yan. So you can also use pan, no, if you want na nakaposition talaga siya ng maayos. Tapos enter or type line on your keyboard. I-select nyo to dito yung N. So yung ating nameplate, that is 3.5 cm, so you type 3.5, enter. Tapos yung may lalabas na line diyan, ipunta niyo sa kabila, no? I do that across the line, tapos across the other side, tapos may lalabas na na ganito na symbol, yung green na palang perpendicular line. So sa iba din may lalabas na word na perpendicular, then click. Okay, tapos escape. Yan. After that one, so yun namang ano, yung hati, no? So first type L on your keyboard, enter. Dito is 2 cm. Okay? Then move up your cursor, click the perpendicular, tapos escape. Next, mula dito papunta naman dun sa next nga line nito is 9, so click this one, no? So type line or L sa inyong keyboard, enter, click, type 9, enter, move your cursor up, then click the perpendicular, escape. So repeat the same process, L, click, then input 9 or type 9, enter, move up, tapos click. Okay, last one, so line, enter, click on the green square, move your cursor going to the left, tapos 9, enter, move up, tapos click the perpendicular. Yan. So meron na kayong nameplate. So ang gagawin naman natin is to do the division, no? Kasi dito meron division dito, which is 1 cm. So mula dito sa side na to, so we type line, tapos i-click natin yung green na square, move down your cursor, tapos 1 for 1 cm, tapos move sa kabila, click the perpendicular, escape. So meron kayong template na may wastong hati. So we must also delete our guidelines, no? So ito, meron tayong dalawang guidelines dito yung ginamit natin to do the nameplate. So ang gagawin natin is use again the blue selection. So click nyo dito, lalabas yung blue na selection, maha-highlight yung mga lines ng guidelines natin, tapos bitawan nyo yung left click, delete. So dito naman marami dito, no? Apat yata dito. So just click on the side, tapos drag your mouse up until ma-highlight yung apat na yon, tapos bitawan nyo, then delete. Okay, so now you have your nameplate, no? So gagawin naman natin is yung hati, no? Yung hati dito kasi iba't iba yung line na gagamitan ito na hati. So first,
click muna natin or enter natin yung line. Tapos midpoint. So may i-click niyo yung may lalabas na triangle. So that is midpoint. Ibig sabihin niyan, yan yung gitna ng line. Midpoint, baba niyo sa ano din sa kabila. So may lalabas din na midpoint, i-click niyo lang tapos escape. So nahati niyo na nang exactly sa dalawa itong drawing space na to. Tapos sa kabila naman, dito tayo sa gitna, midpoint, click niyo lang diyan sa perpendicular, escape. Kabila din, so endpoint, dito din perpendicular, escape. So nahati niyo na equally yung drawing space niyo. Okay. So going back sa ating i-draw, no? So tingnan natin dito. So dito, we have the perpendicular lines or vertical lines tapos horizontal lines. Ito 60 degree lines or ito 60 or 30 pala. 30 degree lines tapos dito naman is 45 degree lines. Okay. So unahin natin yung ating vertical lines which is 1 cm ang kanyang spacing. Okay? So let's do that one, no? Okay? So from here, mula dito, click tayo, enter tayo ng line. Click natin tong point na to, then input 1, tapos enter, then move your cursor down. Tapos pag makita niyo yung perpendicular, no? So click tapos escape. So nakagawa na kayo ng una na line. Tapos ito, kasi may guidelines tayo dito, use the blue selection. So click, drag, then release, the left click, tapos delete. Okay. Now, ang gagawin natin para hindi tayo ulit-ulit ng ganun na way, no? Ika-copy lang natin itong line na to. So, ang gagawin nyo is to select the line, input CO on your keyboard, tapos enter. Tapos dito, hanapin nyo yung saan nagsimula yung 1cm nyo kanina. So dito nagsimula. I-click nyo yan. Tapos i-click nyo dito sa bag sa endpoint ng nagawa nyo na bagong line dito. Yan. Tapos next then click. So just repeat the process. Click, click, click. So may guide din kasi kayo kasi may lalabas na square, no? Click, 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 yan. Click, click, tapos ito nila tayo yung last click. Yan, meron na kayong vertical lines, no? For your horizontal lines, no? So dito nasisimula sa baba yung 1 cm. So just have the same process, no? For 1 cm or for the horizontal lines. So mula dito, so L, enter, click nyo to, tapos 1 cm papunta sa taas. So type 1 in your keyboard, tapos enter, tapos dito na, no? So just move your cursor to the left, hintayin yung labas yung perpendicular sign, then click, tapos escape. So ito, burahin natin yung ating guidelines. So use the blue selection, tapos delete. Okay, so ito i-copy natin. Copy. So CO, so select muna, no? Select CO tapos enter. So kung saan nagsimula yung 1 cm kanina dito, i-click niyo tapos i-click naman sa dulo ng line na nagawa niyo. So click, so just repeat the whole process. Click, 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 click. So ito lagpas na ba? Yata, no? So click tapos escape. So nakagawa na kayo ng dalawang lines, no? Then to do the 30 degree line here and the 45 degree line here. So first you must do the guidelines, no? So ito yung guidelines ito. So gawin muna natin to kasi yung guidelines is that is 1 cm on each yung kayang spacing, no? So this is 30 degrees, yung isa naman is 45 degrees. So gagawin natin 'yan, no? So to do that, so first, saan ba yun papunta? So from here to here, yung ating guidelines, no? Okay, so gagawin natin is line, enter, tapos click dito, papunta dito sa kabila. Yan, so pag lumabas na yung isang yung green na square, just click it, tapos escape. So meron na kayong guidelines to make this one as a
as a hidden line. So i-select nyo lang, select, no, tapos hanapin nyo dito yung properties tab nyo, no. Okay. Okay. So ito yung properties tab nyo. So select nyo yung line. Tapos ang gagawin nyo is this one, no, the line type, no, line type siya. I-click nyo yung arrow down, tapos other pag wala yung hidden line. So click yung load. Hanapin yung ISO dash. Okay. Click okay. So ang gagawin nyo is to select again this one, no, yung line nyo, select nyo again. Tapos yon. So lalabas na yung ano, yung ISO dash, no. So pag mabas na yon, just click that one. Na if makikita nyo medyo malayo, no, yung agwat niya, no, medyo hindi talaga siya broken line, parang dalawang line na putol. So just enter on your keyboard MO, no, enter, tapos may lalabas diyan na property, property line, no. So siguro hindi nakikita dito sa ating ano, tama yon. Okay, so tingnan natin, let's just try to have this one seen, no, on our AutoCAD, no. Okay, wait lang, adjust ko muna na makita siya. Yan. Okay. Yata siya maano. Okay, so hindi yata siya pwede makita, no. But we just have the properties, no. So may lalabas dyan na ano, na window, tapos hanapin nyo yung line type scale. You just input the line type scale as 0.05, tapos enter. So you will now have the broken line, no. So let's try if dito pwede ba to siya. Yan, di transparency to, ah. So we have utilities, clipboard view, properties, no. So okay pala, so naka-window pa rin siya, no? Okay, so yan. From this one, gawa tayo ng 1cm na line, no? 1cm. But before we do that one, so we go to our settings here, no? Settings tab. Tapos, i-click natin yung polar. Ito, no? Sa ibang AutoCAD, that will be word polar. So just click that one. Tapos, command line. Tapos, i-click nyo dito na side. Then, make it sure na straight, so you can use the wheel para ma-zoom, no? Tapos, yan. So, parang ano sila, parallel lines sila. Tapos, enter, type 1 on your keyboard, tapos enter. So, you have now a 1 cm line. Tapos, ang gagawin nyo naman ngayon is to create a line which is 30 degrees, no, 30 degrees with respect to this one, no, 30 degrees na horizontal line, no, or slanting line. So paano natin gagawin 'yan? So we go back to polar, tapos may arrow sa ano, sa gilid nito, or you can right click polar tapos settings, no. So i-select niyo tong 30, no, 30 60 90. So para ang lalabas niya na angle is only 30 and 90, no, 30 60 and 90, no. Okay, so yan, or you can change your tracking settings also, no, yung medyo yan yun talaga, which is only 30, no. Okay, yan, 300, no. Yan, so 30 degrees. Yan, so 120 kasi yung kabila 30, kaya 120. Tapos gumawa kayo ng medyo mataas-taas na line. Yan. Yan, tapos escape, no? So tapos ito, i-move nyo. So to do the move, so you just click the object or the line, tapos enter M or type M on your keyboard, tapos enter. Tapos ito, ilagay nyo dito.
Yan. So, sa may 1 cm dito. So, ulitin natin. Okay. So, yan. Tapos, M. Select nyo yung midpoint. Tapos, ilagay nyo dyan kung saan yung 1 cm nyo kanina. Yung dulo ng 1 cm nyo. So, may lalabas din yan na green na square. Tapos, i-click nyo. Okay. Then, i-delete nyo itong guidelines na to, no, by doing the blue, no, blue selection. Tapos, i-select nyo to, copy, no, copy. Tapos, dito kayo magsisimula. Yan. Tapos, i-click nyo kung saan nag-cross yung inyong guidelines o yung broken line nyo at yung ginawa nyo na line kanina, no. So, yan, nag-cross siya. So, dyan kayo mag-click. Ito din. Click. 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 So, we'll just zoom out at one, no? Yan. Click. 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 So, yan. Click. 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 So, kaya pa ba ng isa? Yan. Click. Yan. So, ang problema natin is we are overlapping the horizontal the lines here, so nag-overlap siya. So ang gagawin natin is to use the trim tool, which is TR ang kanyang shortcut, enter. Tapos i-select niyo lang lahat, no? So to select all, so you just put your cursor below, tapos i-left click niyo, drag, so may lalabas na green. So lahat ng lines na malalagay sa loob ng green, kahit isang part lang niya is masi-select na yan, no? Tapos release. Yan. So ibig sabihin nag-blue lahat, so na-select yung lahat. And after that one, enter. Then hanapin niyo dito yung boundary niyo. So kunyari ito. Itong line na to lang yung gusto niyo. So ito siya lagpas na, at yung part to lagpas na. So just click this one. Click din yan. Tapos ito din click. Tapos ito lumagpas na, click, kasi ito lang yung boundary natin eh. So click. Click. Click, 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 tapos ito click din, tapos ito lumagpas din sa boundary natin dito. So you just click that one, click, so para matrim siya, no? Yan. Tapos dito rin, no? Lumagpas din yan, click, ito, zoom natin ng konti. Yan, so ito lumagpas, click. Click, 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 click. Yan. Tapos dito rin magpas. So click, click, click. Yan. Trim nyo yan. Tapos skate. So yun. So meron na tayo ditong buo talaga. Tapos meron pa mga extra. So yung mga extra, we just select that one, no? Either green or blue. Delete lang natin yan. Ito din, pwede natin select individually, no? Yan. So select multiple, tapos delete. Yan. Ito rin. Yan. So ilagay nyo lang yung cursor nyo sa line, tapos ma-highlight yung line, tapos i-click nyo para ma-select individually. Yan. So meron na tayong 30 degrees, no? So i-check natin yan. We'll use the dimension, no? Kung 30 degrees ba talaga to? Angular. See? Okay, so that is 30 degrees, no? So medyo nagkaroon ng konting ano dito sa kanyang kanyang degrees, no? Okay? Next, we will do the 45, no? So the 45, dito yung guidelines niya. Okay, enter. Tapos i-select nyo, baguhin nyo na light yung kanyang properties. Tapos MO, no, to have that one broken line. So we have MO. Okay, tapos line type scale will be 0.05. Enter. Yan. So yung direction nito is pag ganyan yung kanyang direction. So that will begin dito sa baba. Okay, so same na process, line, tapos yung ano niya, yung kanyang endpoint, no?
dito, tapos enter 1. Tapos gawa kayo ng settings dito sa ating OSNAP. So yung 4590 ang gagamitin na settings kasi 45 degrees to. Tapos hintayin natin lumabas yung 45. So yung 45 dito. 45 degrees to 70. So that is 90. Ayan, 225. Okay, so this is our 45 degrees, no? So ito yung 90, no? Okay. Ayan. So 45. Tapos i-delete natin yung guidelines, no? Using the blue selection. Delete. Tapos i-move natin to. So select tapos M. Then move this one here. We just copy, no? Copy, CO, enter. Okay, CO, enter. Yan. Tapos dito tayo mag-select sa corner na to. Tapos the same process kanina. So i-click nyo kung saan nag-intersect yung line, tapos yung broken line. Tapos click, 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 click. So, yan, yan. Okay, so, dahil naman, nag-pass naman. So, use TR. Select all, enter. Tapos ito, pwede kayo ito kasi lahat to nakalagpas eh. So you just use the green icon also, no? Yung green na selection. So yan, pwede nyo yung gamitin. Tapos stop dito, yan, delete na siya. Ito rin pwede. So wag lang kayong lalagpas sa boundary. So within the boundary lang kayo. Para ito mas madali kasi ito eh, parang shortcut. Ito rin. Tapos dito, so medyo masikip na yung boundary natin. So, isa-isahin lang natin to. Yan. Yan. Then, yung mga sobra, we just delete that one, no? Individually. Yan. Para mas madali. Kasi kapag nagamit tayo ng yung blue at green selection, baka may ma-delete tayo na hindi kasama. So, i-delete. So, kung hindi masyadong clear, so, use the zoom command, no? Or, i-zoom yung ano nyo. Yan. Ito, we can use the blue selection here. Yan. Mahayag na. Delete. Ito naman, the green selection. Delete. Sa taas, we could use also the green. Dito tayo magsisimula. Papunta dito. Delete. Now, you have your drawing here, no? Okay? Tapos, dito na tayo sa ating nameplate. We finish up our nameplate. So, empty. So, that is to have the text, no? Empty sa inyong command line. Enter. Okay. Tapos, dito, yung ilagay nyo dito is yung plate number, no? So, ang gagawin nyo lang is, nabulod pa yata, no? So, plate number. Yan. So, plate. Plate number. Yan. Number. Okay. Yan. So, if you want to adjust the font, no? So, you adjust yung font. So, sa taas, no? Yung dito, yung mga font sizes. So, i-double click kung ito para makita yung mga size ng font. Yan. So, ito yung font size, 0.2 cm. Ito yung, ano, yung kanyang font style, yung color, no? So, ito, plate number to. So, if you want to move this one, so just click this, no? Yung text, tapos M, tapos mag-select kayo dito, tapos i-move nyo lang. Yan. So, ito, ang gagawin ko lang is to copy this one. Copy ko na lang to, no? Para mas madali na sa kabila, tapos i-edit ko na lang yung text. Okay. Yan. So ito, this will be the title, no? So to edit the text. So to edit the text, so ang gawin niyo lang is to double click, no? Double click. Tapos
highlight, no? Tapos title. Yan. Ibahin nyo na. Tapos edit, no? Title. Dito naman is double click ulit. Tapos drafted by. Tapos click outside, no? Para okay na siya. Pwede din. Ito, yan ako to. Check by, no? Check by. Pwede din dito sa taas may close text editor. So, ito. So, naging dalawang linya siya. So, you just drag this one. Yan. I-drag nyo lang yan. Tapos, i-close nyo yung editor. Ito naman is rating. No? Rating. Yan. Okay. Then, dito tayo sa baba, no? So, empty tayo. So, text. Tapos, click dito. Tapos, drag nyo lang. Tapos, release. Then, 1. So, this is our plate number 1. Adjust natin to into siguro 1 cm, yung laki. Yan. Then, select natin. M. Move natin sa gitna. Yan. Yan dito naman yung title, no? So, siguro gagawa tayo ng line dito. Pwede din, gagawin lang natin is empty, select, tapos dito, gagawa tayo ng line. So, our thing font is 0.5. Okay. Tapos, click natin yung ito, yung underline. So, pwede din gamitin sa yung keyboard yung control U. No? Yan yung shortcut for underline. Tapos, type nyo lang yung title which is lines, no? Lines, no? So, pag medyo maliit, so we just adjust, no? Yung font. So, 0.5, enter. Yan. Tapos, i-move natin, no? Select, tapos move. Okay? Tapos, ito naman, so medyo nasa taas. So, i-move natin pababa. Click over here, yan. Okay, medyo mababa yata. Okay, so pwede dito kayo sa malayo mag-click tapos i-move nyo pataas. Yan. Tapos ito, copy. No? So, yung reference line ng copy natin dito. Para pagdating sa kabila, dito na tayo mag-click. Yan, para nasa gitna talaga siya. Okay, so dito, lagay nyo yung pangalan nyo. No? Sigurno. Yan. So ito lumagpas. So just have this one na ano, stretch lang to para maging isang line lang siya. Tapos select, tapos move, no? Move. So mag-click kayo sa moment na walang lalabas na green, no? Okay. Pwede din dito nyo i-click, no? Pwede din diyan. Tapos i-move nyo na nasa gitna. Tapos, click ulit. Dito yung pangalan ng instructor. No? Yan. Tapos, close editor. Select M for move. Type dito. Tapos, click. No? So, hindi yata masyadong okay na yan. Tapos sa baba, ilagay nyo yung ito, select nyo to, tapos copy, tapos dito nyo ibulagay sa baba. Yan. Ito din, lagyan nyo din dito. Tapos edit, no? Okay. Edit, so ilagay nyo yung course nyo dito. At year, no? Yan, so medyo hindi wala sa gitna, so we just move that one. Huwag niyo ang konti. Yan. Tapos dito, lagay niyo instructor. Instructor. Okay. Tapos click niyo dito. Click. Move niyo ng konti. Kundi niyo sa center. Yan. Yan. So, tapos na yung plate number 1 niyo. No? Okay. So, I hope may naiintindihan kayo sa ating short na video na ito tungkol kung paano gawin yung plate number 1 at sana magawa niya yung plate nito. Okay? So, thank you for watching and as always, enjoy learning.